Nagbabakasakali pa rin makapasok ang mga residente na Agoncillo, Batangas kahit naka-lockdown pa rin ang buong bayan. Live mula sa Agoncillo, Batangas, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan! Igan, lalo pang dumarami ngayon yung mga residente dito sa bungad ng Agoncillo sa Batangas. Nagbabakasakali sila na makapasok sa loob ng bayan kahit pa total lockdown ngayon dito sa bayan dahil pasok sa 14-kilometer radius danger zone. Ganito na ngayon kahaba yung pila ng mga sasakyan na nakaabang ngayon dito sa bukana ng Agoncillo. Yung iba dyan kanina pang alas 5 ng umaga. Yung iba naman bumiyahe pa raw ng isang oras, dalawang oras at gumastos ng hanggang 4,000 piso para sa renta ng mga sasakyang maghahakot sana ng kanilang mga alagang hayop. Noong Biyernes at Sabado kasi nagpapasok dito sa Agoncillo. May window hours lang noon na 6 a.m. to 10 a.m. Akala ng ilang residente araw-araw ng ganon. Pero sabi ng lokal na pamahalaan, wala na munang window hours simula kahapon. Kung kailan ulit magpapapasok ng mga residente, yan ang wala pang kasiguruhan ngayon. Igan, kausapin natin isa sa mga residente dito na nakaabang, si Ate Janet Orlanes. Ate Janet, magandang umaga sa iyo. Live tayo sa unang balita sa unang hirit. Bakit kayo, ano bang gagawin nyo doon sa loob ba? Papakain lang po kami ng aming mga hayop. Eh paano po yan? Bawal daw pong pumasok? Yun na nga po eh. Yun lang naman po hinihiling namin dito. Yung isang oras lang po magpapakain ng aming mga hayop para mabuhay po. Dahil yun lang talagang aming binabalikan dyan. Ang bahay, wala na po talaga yung bahay na babalikan. Hayop na lang po talaga. Hanggang ano oras kayo maghihintay dito? Kung kailan po pa pasukin kami dyan. Yun lang naman talaga aming hinihiling. Kung mananawagan kayo, may apela ba kayo? Sana po papasukin kami lahat. Kawawa naman po talaga aming mga hayop. Lahat po sila, may mga hayop, hindi lang po ako. Kahapon pa po talagang hindi napapakain, lalo pat buntis na ang aming baboy. Kailangan po talaga mapakain. Maraming salamat po, Ate Janet. Igan, sa kanya nakasuot tayo ng N95 mask dahil dito sa Agoncillo, Batangas, makapal pa rin yung aboy. Papakita ko sa inyo ngayon, ito yung kalsada. Hindi mo na makita yung kalsada dito dahil sobrang kapal ng abo na bumalot dito na ibinagsak nung sumabog yung bulkang Taal. At sa mga oras na ito ay nakabantay pa rin yung mga pulis. Nakalatag yung kanilang harang dito sa Agoncillo, Batangas. Hindi sila nagpapapasok ng mga residente. Igan? Maraming salamat, Jonathan Andal.